Ay, ate, dito ka na pala. Kumain ka na po ba? Sige lang, kumain ka lang. Sandali lang po kita. Hindi na, okay lang. Diyan ka na lang, kumain ka lang. Siya nga pala, di ba patapos ka na ng senior high? Opo. So, anong course na iisip mong kunin? Flight attendant po. Flight attendant? Opo. Sigurado ka? Oo naman po. Eh, bakit yun ang una mong naisip? Ate, ayun po yung gusto ko. Wala nang second choice? Wala na po, ayun po talaga yung gusto ko. Hindi mo ba alam ang mga flight attendant ngayon? Bakit ano po meron? Iyan lang naman ang ginagawa nila, di ba? Magpaganda? Ano, magpapaganda ka lang na magpapaganda? Para ano? Sasahod ka para lang doon? Hindi, ate. Anong hindi? Eh, yun nga yun eh. Hindi ka mag-flight attendant, mag-architect ka, mag-engineer ka. Ate, ayoko nga mag-architect. Wala kang makukuhang malaking sahod sa pagiging flight attendant mo. Sino ba nagpapaaral sa'yo? Ano naman? Susunod ka o hindi? Magtatapos ka o hindi? Eh, yun din gusto ko. Gusto ko dahil ako ang nagpapaaral sa'yo. Pag sinabi ko mag-i-engineer ka, mag-i-engineer ka. Hanggat nandito ka sa bahay na to, ako ang nagpapaaral sa'yo, ako ang nagpapakain sa'yo, sumunod ka! Ate naman eh, pagod ka lang. Pagod o hindi, yun ang gusto ko para sa'yo! Nagpapakahirap ako oh! Alam mo, tama na tong diskusyon na to. Pag sinabi ko, yun na yun. Kumain ka na dyan. Be, alam mo ba, magdo-doktor ako. Ikaw, ano bang course ang kukunin mo? Architect. Eh, ba't parang di ka masaya sa course na gusto mo? Yun kasi yung gusto ni ate. Ba't makikinig ka sa kanya? Hindi naman siya yung magtatrabaho. Hindi ko rin alam, bes eh. Tinry mo ba siyang kausapin about sa gusto mo talaga? Nag-usap na rin kami pero hindi niya ako pinakinggan. Na-explain mo ba sa kanya na maayos? Hindi rin nata, kaya hindi niya rin ako magets. Bakit kaya gusto niya mag-architect ka? Kasi daw, mataas daw ang sahod. Ano bang gusto mong course na kunin talaga? Maging flight attendant. Mataas na naman sahod ng flight attendant, ha? Oo nga eh. Puro paganda lang daw kasi yun. Pero try mo din kausapin siya ulit. Maybe some other times. Baka malay mo, payagan ka na niya. Alam mo, bes, sa totoo lang, tama ka naman sa sinabi mo. Pero hindi ko kasi makontra ngayon si ate. Hindi rin to yung tamang time para sabihin ko yun. Alam mo naman, siya yung nagpapaaral sa akin. Hirap siguro ng ganyan, no? Gusto mo, libre na lang kita? Tara. Tara, kain tayo. Graduate, pag-graduate na tayo, tapos ganyan yung tsura mo. Ah, sige ba, tara. Ate, pwede po ba kita makausap? Kung tungkol na naman yan sa pagiging flight attendant mo, lubay-lubayan mo ko. Ate, pwede po ba pakinggan niyo muna ako kahit ngayon lang? Di ba nag-usap na tayo? Pero, di ba ate, nung mga bata pa lang tayo, gusto nila mama maging doktor ka. Pero, asan ka ngayon? Di ba nasunod mo yung gusto mo? Tapos, kinakausap mo pa sila mama sa picture. Nagkakwento ka. Ate, hindi mo po ba ako pagbibigyan? Kahit ngayon lang, yung gusto mo naman po, nasunod mo naman, kahit sa akin lang din naman po. Ako ang nagpapaaral sa'yo. Di mo ba nagigets yun? Ako ang nagpapakahirap. Sige, ganito na lang ate. Pag hindi ako pumasa, sige, susundin ko yung gusto mo. Sigurado ka? Opo. Isang beses ka lang mag-fail dito ha. Sa isang beses na yan, kapag naulit yung pag-failing-failing mo, wala na. Kung anong gusto ko, yun ang susundin mo. Okay po. Pero, pasensya na kasi alam ko nagkaroon ako ng mga hindi magagandang salita sa'yo noong mga nakaraang araw. Wala eh, kasi ang hirap eh. Ang hirap umahon. So ngayon, kung yan talaga ang gusto mo, sundin mo lang din ako. Sinabi ko sa'yo na ayoko nang babagsak ka. Wala namang problema sa akin kung gusto mo maging FA eh. Pero kasi yung pagiging architect, sa ngayon yun na practical. At alam ko na yun ang makakatulong sa'yo.
Pero kung ipupursue mo talaga ang pagiging FA mo, sige, go. Pero once na nag-failed ka, you're done. Okay? Susundin mo kung anong gusto ko. Thank you, Ate Inang, naman na gustong gusto ko yun. Thank you sa pagpayag. Siguro gawin mo lang nagagalingan mo. Okay po, Ate. I promise I will do my best. Sige. Sabi mo eh.